Yun, quick vlog lang po mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, actually, susunduin ko si Ann. Ayan. Pumunta kami ng Cavite. Pick-upin kami. Pero hanggang wala, so naghihintay ako. Pag-usapan muna natin ngayon yung kung anong magandang gawin sa bumibili ba tayo ng second hand car katulad itong gamit ko ngayon or bibili tayo ng brand new car. Sabihin natin meron tayong budget 150k or 125, something ganyan, 120 to 150k budget natin. May maganda naman tayong trabaho, kaya if ever bibili tayo ng maganda sa sasakyan, kaya natin hulugan. Okay, papasok natin sa kung ano man yung Grab ba yan. Okay, so sa budget natin, ano yung mga pwede nating bilhin sa sasakyan? Ano yung mga kung pwedeng second hand or brand new? Ano yung pros and cons ng brand new at saka pagbili ng second hand? So unahin muna natin yung brand new, diba? Yun, kunwari, may 150k ka, pwede ka nang marami kang marami kang pwedeng yun, hulugan. Wide range ng ano, ng pwede mong bilhin katulad ng Innova. Ewan kung papasok yung ano, papasok yung mga Fortuner, ganyan. Basta marami ka kasing choices. And pwede rin bumili ka ng ano, sedan, sedan, mga sabihin na nating Sentra, o kaya, ay wala pa na ba, Civic, mga ganyan, Vios, tawag dito, yun yung mga pwede mo bilihin sa pera. Actually malaki na yung 150 pang down yun, okay. Pero pagka ano, pagka ano naman, second hand ka nang bibili, marami na rin mabibili yung maganda na wala nang aayusin sa second hand cars. Okay, so ayun, so first muna sa second hand cars, ano yung pros and cons? Pros, syempre wala ka nang babayarang monthly. Di ka na mamumblemo bayad ng sabihin natin 14,000 to 22,000 or pwedeng umabot 30,000, depende sa unit na kukunin mo at depende ng amount na ibadaon mo sa banko or sa finance. So wala ka na problema yung ganun, wala mabigat. Okay, pangalawa, sa second hand car, tawag dito, basta maayos yung mabibili mo, may mga matipid din na gas. So bibiliin mo syempre yung mga ano, matitipid na gas, sa gas or sa diesel na second hand car. Katulad, isipin mo lagi yan, kung gusto matipid, syempre yung displacement niya mababa, 1.3 ganyan or 1.0, mga ganon. Mga maliliit na car yun. Merong LEC, may CV, Honda City, mga ganon. Pwede ka na mabili ng ganon. Okay. Tapos, sa second hand cars din kasi, siya yung tipong pwede mong, tawag dito, pwede mong imod, pwede mong pagandahin, pwede mong pabilisin sa preference na gusto mo. Pwede mong set up, ganyan. Imbis na ipambayad mo, ipandown mo sa sasakyan yung pera mo na ipambibili mo ng mga brand new, pwede mo imod ng sasakyan mo. Okay, tapos may mga makuha ka ring low maintenance, ganyan, hindi mo na rin, okay na rin na ano, okay na rin na hindi mo na ikasa kasi okay na eh, parang second hand yun eh. Ewan ko, tumatanggap sila sa kasa ng ganon. Kumbaga, ang ibig ko sabihin eh, sa mga insurance, okay, kasi second hand pwedeng maraming sira eh. Ayun. Okay, sa cons naman, sa cons sa second hand car, syempre luma na eh. Lalo kung bibili ka ng 90s na car, luma na siya. May, syempre, sabihin natin bumili ka ng luma, ay ng second hand, sabihin sa'yo ng buyer,
walang problema. Okay, sige, walang problema. Months dumaan, mga 2 months, 3 months, pwedeng tumagal ng ganun, tapos biglang magkakasira. So maraming sasakyan kasi, lalo itong binili ko nito. Binili ko siya good condition. Pero as the months goes by, actually 1 month pa lang may naging sira na siya. So yun. Maging ready ka rin sa mga gastusin, sa pagpapaayos, ganyan. Asahan mo yun kasi luma yung sasakyan mo. Ang madalas masira dyan, mga side mirrors, ibig sabihin itong mirror, yan, kung automatic, madaling masira yan. Tapos, depende rin sa paggamit mo. Okay? So, makina, ayan, syempre, luma na, mahina na yung makina, ganyan. Tapos, pwede rin nabuksan na yung nabili mo, nabuksan na yung makina ng nabili mo. So, yun. So, yun, isipin mo yung mga ganon. Isipin mo maging ready ka rin sa gastusan. Isipin mo rin maging ready ka sa, sa mga sakit ng ulo. Yun. Pero kasi, para sa akin, the more na inaalaga mo yung sasakyan, the more na ginagastusan mo, na minomod mo siya, pinapaganda mo siya, the more na na-inlove ka sa kanya, nagkakaroon ng forever. Parang ganon. So yun, bumili rin kayo syempre ng mga sasakyan or pumili rin kayo ng mga sasakyan na highly modable. So ganun. Sa yung mga maraming piyesa katulad ng Honda Civic, Sentra, 1991 Sentra, mga ganyan, mga B13, B14, yan, maraming piyesa yan. So hindi kayo mahihirapan. So pangalawa na ba? Ayun, basta ganun siya. Tapos sa mga, punta naman tayo sa mga sasakyan na first hand. Ikot lang daw ako, sabi ng guard. Tagal ni Margaret eh. Ayan, tagal ni Anne eh. Ayan. Sa mga brand new na sasakyan, pwedeng dumaan ng mga taon na wala kang poproblemahin. Pwedeng dumaan yung mga taon na wala kang poproblemahin, mga ilang taon, kanyan, walang magiging sira, lalo sa makina. Mabilis pa, at syempre, maganda yung interior, hindi mabaho, ganyan, walang amoy, kasi bago eh, yan, wala kang problema. Tapos, basta ang bilhin mong sasakyan, yung maganda yung review. Huwag kang bibili ng pangitang review at saka madaling masira. Katulad ng mga sasakyan ngayon na yung Sentra, sabihin natin yung mga bagong labas na Sentra. Mga 2014 mga ganyan. Meron na ba? Hindi. Kasi may nabalitaan ako na Sentra na madaling masira. Yung head gasket niya madaling sumakutok. Ano yata yun eh? Something model na 2000s na siya, 2004 yata. Yun. Sabihin natin yung mga ganong klase, madaling pumutok yung gasket niya. Mga ilang buwan pa lang daw pumuputok na, parang sisira na. So, iwasan niyo yung mga ganon. Pumili kayo ng sasakyan na kayang-kayang supportan yung style ng driving nyo, tsaka syempre yung need mo talaga. Kunwari malaking pamilya kayo, ganyan. Ayun. So yun yung mga pros nun. Magandang tipid pa sa gas kasi maganda pa yung makina eh, bago pa eh, kumbaga masikip pa eh, yan, makunat pa yung makina eh, kaya tipid sa gas yung mga ganong klaseng sasakyan. So yun, tsaka yung trend ngayon, fuel economy eh, yung trend ngayon eh, fuel economy. So mga sasakyan ngayon talaga matitipid. So yun, sipin nyo rin yung mga ganon. Tapos kung ilan yung load na gusto nyo isakay, kung gaano kalaking pamilya nyo, ganyan. Cons naman, magastos sa kasa, ganyan, pagkano binabayad sa kasa monthly.
ay ibig sabihin every ano, every maintenance niyan, palaki ng palaki yan. So yun. First, syempre, mga first two consecutive na change oil mo or maintenance mo, PMS ang tawag nila. Abot ng, sabi natin 3K lang, ganyan. Pero yung pang-apat na, kasi nagkaroon na rin ako ng Innova eh, na bago, 2019 model. Yung pang-apat na ano, yung pang-apat na balik mo, ganyan, pang-lima, abot na yan ng 7K, 6K, ganyan. Siguro sa future, abot ng 10,000 kasi may mga papalitan na. Katulad ng brake pads, mga ganyan. Lalo, depende rin sa paggamit mo. Pangalawa, sa cons, tawag dito, meron pa ba? Parang wala naman na. Yun lang yung cons na nakikita ko. Pero sa pros talaga, pwede mo rin siya ipang business, ipasok sa Grab, ganyan. Lalo pagka 2004 pataas na model yata. Sa Grab yata 2010. Pero sa mga Lalamove, ganyan, sa mga Transportify, mga ano yan, mga 2004 pataas. So yun, pwede mo rin siya i-business. Ayun. So actually may pares naman, may pros and cons. Nasa sayo lang. Pero sa akin, kung may pera ako tapos kaya akong maghulog monthly ng malaking alaga, magbabranyo ako. Ayun, isipin nyo 5 years yun ha. 5 years yung uhulugan yun ha. 5 years yung ano yun, 5 years yung bubunuhin. Okay. Pero sa second hand, ilang years, tawag dito, isang bagsak lang yung pera mo, wala ka nang bubunuhin. Ayun. Pero syempre, magtabi ka rin ng pera pang maintenance. Tsaka pang ayos-ayos. Yun. Ingatan mo rin, sa paggamit mo rin siya. Ayun. Tawag dito, etong sasakyan na gamit ko, Nissan Sentra ECCS. 1994 siya acquired, 1991 model. So kung isipin mo, ilang taon na siya? 29 years old? Or... kasi 2020 na eh, di ba? Pero buhay pa rin, maganda yung takbo, maganda yung tunog, kung naririnig nyo, stable yung idle niya, mabilis, malakas. Syempre, ginastosan ko na eh. Parang pinaganda ko na, pinalitan ko na yung mags. Ayun, pinaayos ko na, may mga naging sakit sa ulo. Ayun. Pero syempre, di ba? Normal 'yun. Sa tumama sa sakyan kahit brand new. So yun, yun lang po. Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Sana manood pa kayo ng marami kong videos. Please like and subscribe. God bless po sa inyo na.